Isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome sa ating channel. Mas maganda sana kung i-click mo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa mga videos na aking ilalabas. Sa pagkakataong ito, ang didiscussin natin ay may patungkol sa Grade 11 General Mathematics, which is Evaluating Functions. At ito ay makikita nyo sa page 36 to 48 ng inyong Pivot 4A module. Mas maganda sana kung may hawak kayong module habang didiscuss natin ang topic na ito. Narito ang mga objectives natin para sa lesson natin ngayong araw. Una, recall the process of substitution. Pangalawa, identify the various types of functions. At pangatlo, evaluate functions. Pero bago natin discussin ang topic natin, mas maganda siguro kung ipopost nyo muna ang video na ito at reviewin nyo muna ang mga sumusunod na topics. Una ay ang operations on integers. Pangalawa ay ang GEMDAS rule. At pagkatapos nyo reviewin yan, ay re-reviewin naman natin ngayon sabay-sabay ang evaluating algebraic expression. Pagkatapos kasi nating reviewin ang pag-evaluate ng algebraic expression, ay mas madadali na tayong discussin ang pag-evaluate natin ng different functions. Simulan na natin ang pagre-review. Now, let's have this example. Given the following expressions, find the value if x is equal to 3. Let us find the value of the expression x minus 9, 3x plus 7, x squared plus 4x minus 10, 2x squared minus 6x plus 26, at 3x squared minus 6. E paano nga ba tayo nag-evaluate ng algebraic expression? Meron tayong dalawang steps lang na dapat nating tandaan. Ang una ay replace each letter in the expression with the assigned value. Una, papalitan natin ng number na naka-assign yung mga letters na naandoon sa ating expression. Pangalawa, perform the operations in the expression using the correct order of operations or yun nga tinatawag nating GEMDAS. Okay, ngayon, alam na natin kung ano ang dapat nating gawin. Sige, simulan na natin. We have now the, sabi kanina, ang x natin is equal to 3. So let's have number 1, x minus 9. Ang unang step natin, palitan natin yung letter x or yung variable x natin ng 3. Ire-replace lang natin. So we have the quantity of 3 minus 9 or 3 minus 9. So, anong result na lang? 3 minus 9 is equal to, that's correct, negative 6. So, the value of x minus 9, if x is 3, is negative 6. Let's have now number 2. We have 3x plus 7. First step ulit, replace muna natin yung x ng 3. So, we now have 3 times 3 plus 7. Then, let us perform the operations. So, una muna, gem plus rule tayo. Unahin muna natin yung pag-multiply bago tayo mag-a-add. So, we have 3 times 3 is equal to 9. And then, saka natin sila, iyan. 9 plus 7 is equal to 16. So, the value of the expression 3x plus 7 is equal to 16 if the value of x is 3. Sana nakakasunod kayo. Next, number 3. We have x squared plus 4x minus 10. Mas maganda siguro kung ipopost nyo muna ang video na ito at pagkatapos, sagutan nyo muna siya sa inyong sarili. Okay, siguro naman nasagutan nyo na ito. Let us try kung tama ang inyong sagot. Okay, ang una nating step, palitan muna natin yung mga x dyan, no? Value niya, which is 3. So we have now the quantity 3 squared plus 4 times 3 minus 10. So we have, unahin muna natin yung exponent, di ba? So we have the GEMDAS rule. Lagi natin tatandaan yun. So we have the exponent muna since wala naman tayong nakagroup dyan. So doon tayo sa E, which is exponent. So we have 3 squared, which is 9. And then, tsaka tayo magmumultiply. We have 4 times 3, which is equal to 12, minus 10. So, we have the expression 9 plus 12 minus 10. So, 9 plus 12, that is 21.
minus 10. And 21 minus 10 is 11. Sana tama ang inyong naging sagot. Let's have number 4. Ganun ulit ang gawin nyo. Sagutan nyo muna bago nyo ituloy ang pag-play sa video na ito. Now, let's have 2x squared minus 6x plus 26. So we have, replace muna natin yung x ng ating 3. So replace muna natin. So we have now 2 times 3 squared minus 6 times 3 plus 26. So ulitin lang natin, pinalitan lang natin yung mga x dyan. Kasi dapat ang ginagawa kay x talaga, pinapalitan. Okay, so we have 2 times 3 squared minus 6 times 3 plus 26. So, unahin muna natin yung exponent. So, we have 2 times 3 squared is 9 minus 6 times 3 plus 26. And the next operation natin, multiply muna tayo. So, we have 18 minus 6 times 3 is 18 din plus 26. And then after that, mag-add or mag-subtract tayo, depende kung ano yung nauna. So, we have now 18 minus 18, and that is 0 plus 26, so that is 26. So the final answer is 26. Now, for the last number, we have 3x squared minus 6. So ulitin lang natin, replace lang natin yung x. So we have 3 times 3 squared minus 6. So we have now, exponent muna. So we have 3 times ano ang 3 squared? So that is 9. So 3 times 9 minus 6. So, what is 3 times 9? Multiply muna tayo. Multiply or divide muna tayo bago tayo mag-add or subtract. So, we have 3 times 9, that is 27, minus 6. So, the final answer is 21. Matapos nating reviewin ang pag-evaluate ng algebraic expression, medyo madadalian na tayo ngayon sa pag-evaluate natin ng different types of function. Pero bago tayo pumunta sa pag-evaluate natin ng different types of functions, ay alamin muna natin ano ba yung mga different types of functions na may encounter natin dito sa lesson natin. Unahin na natin dyan ang polynomial function. Ano ba itong polynomial function, sir? Ang polynomial function, simplihan na lang natin ang explanation, ano? Ang polynomial function, ang exponent natin dito ay a non-negative integer. So, ang ibig sabihin, integer dapat ang ating exponent at dapat non-negative. So, ibig sabihin, ito yung 0 at saka yung mga positive integers natin. Ano-ano ba yung mga examples pa ng polynomial function natin? So, we have a linear function. So, linear function, natatawagin siya linear function kapag ka ang highest exponent natin ay 1 or yung polynomial, yung function natin, ang degree niya ay 1. So, for example, we have y equals 2x plus 5. So, sir, wala naman ako nakikitang 1 na exponent. Tama. Wala na talaga tayo makikita na exponent na 1, pero automatic, kapag nakakita tayo ng variable, meron lagi siyang 1 na exponent. At yun ay hindi na natin isinusulat pa. Next is quadratic function. So, paano natin masasabi na quadratic ang isang function? Kapag ka ang degree niya ay 2. So, ibig sabihin, 2 yung makikita natin na exponent. Katulad ng example natin. So, you have y is equal to 3x squared plus 2x plus 5. And then, we have a cubic function. Pagka cubic function naman, ang degree niya ay 3. So, our example here is y is equal to 5x cubed plus 3x squared plus 2x plus 5. Next, we have the rational function. Paano naman yung rational function? So, yung rational function, from the word ratio, kailangan siya ay na merong numerator at saka denominator. So, ang numerator at denominator niya, kailangan parehong polynomial function. Ayan ang example natin. F of x is equal to x squared minus 3x plus 2 over x squared minus 4. Next is the polynomial function. Paano naman yung, exponential function. So, paano naman yung exponential function? So, we have y is equal to ab raised to x. So, ang exponent naman natin dyan is a variable, which is yung x. So, for a more specific example, so we have y is equal to 2 raised to x.
Next is absolute value function. So, from the word, meron tayong makikita dyan na absolute value. So, for our example, so y is equal to the absolute value of x minus 4, absolute value ng quantity ng x minus 4, plus 2. Next is the greatest integer function. So, yan yung ating example. So, we have f of x is equal to the greatest integer of x plus 1. Mas, mamaya, mas magiging malinaw pa kung ano ba yung greatest integer function na yun at yung iba't iba pang functions. Matapos nating malaman ang iba't ibang klase ng mga functions, ay magbigay na tayo ngayon ng example kung paano ba tayo mag-evaluate ng mga functions na ito. Let's have this given number 1. Number 1, ang given natin is f of x is equal to 2x minus 4. Find the value of the function if x is equal to 3. So, simple lang. Ganun lang ulit ang gagawin natin. Magre-replace lang ulit tayo ng mga variables. Ire-replace natin siya nung value niya, which is, dito sa given example natin, yung 3. So, yung f of x minus 2x minus 4, papaltan lang natin yung mga x, papaltan ulit natin yung mga x, ng 3. So, magiging siyang f of 3 is equal to 2 times 3 minus 4. So, yung x natin, napalitan na. Tama yun. And then, we have f of 3 is equal to, ano nang gagawin natin next? So, mumultiply natin yung 2 at saka 3. So, Gemda's rule ulit. 2 times 3, we have 6 minus 4. Then, perform lang ulit natin yung operation. So, f of 3 is equal to 6 minus 4, which is equal to 2. So, ganun lang kadali. So, ang value ng ating f of 3 or ng function natin, kung ang x natin ay 3, that is equal to 2. Now, let's have our second example. Given that g of x is equal to 3x squared plus 7, find g of negative 3. Sir, ano naman yan? Simple lang, yung ating x ay negative 3. So, mas maganda sana kung ipopost nyo muna ang video na ito at isosolve nyo muna ito sa sarili nyo. Siguro naman, nasolve nyo na. Okay, so ito yung solution natin. So, we have g of x is equal to 3x squared plus 7. Una, replace muna natin yung variables natin ng kanyang value, which is g of negative 3 daw. So, ang x natin is negative 3. So, we have g of negative 3 is equal to 3. So, yung x natin, gagawin na natin negative 3. Then, squared plus 7. So, we have now g of negative 3. So, unahin muna natin yung exponent. So, we have negative 3 squared, kaya siya naging 9. So, we have g of negative 3 is equal to 3 times 9 plus 7. And then, next natin is g of negative 3. Multiply naman natin, 3 times 9. So, we have 27. So, we have g of negative 3 is equal to 27 plus 7. So, we have g of negative 3 is equal to 27 plus 7. We have 34. So, the value of our function is 34. Next, for number 3, given p of x is equal to 3x squared plus 5x minus 2, find p of 0 and p of negative 1. So, dito sa example na natin na ito, dalawa ang ating solution. Unahin natin solve yung p of 0. So, we have p of x is equal to 3x squared plus 5x minus 2. So, una nating step, replace muna natin yung mga variables natin nung value niya, which is 0. So, p of 0 is equal to 3 times 0 squared plus 5 times 0 minus 2. And then next natin, perform na natin yung operation. We have p of 0 is equal to 3 times 0, kasi ang 0 squared is also equal to 0. So, we have 3 times 0 plus 5 times 0 minus 2. And then, so we have p of 0 is equal to 3 times 0 plus 5 times 0, which is also 0, minus 2. So, that is 0 plus 0 minus 2. So, ang matitira na lang natin, p of 0 is equal to negative 2. Next, p of x is equal to 3x squared plus 5x minus 2 ulit. Pero ngayon naman, ang p of x natin ay, ang value ng x natin ay negative 1. So, replace lang natin ulit
yung mga variable natin ng negative 1. So we have p of negative 1 is equal to 3 times negative 1, the quantity of negative 1 squared, plus 5 times negative 1 minus 2. So we have now p of negative 1 is equal to 3 times 1, kasi ang negative 1 squared ay negative 1 times negative 1, so that will become positive 1. So kaya naging 3 times 1 plus 5 times negative 1 minus 2. So we have now p of negative 1, so 3 times 1, that is 3, and positive 5 times negative 1, that is negative 5, minus 2. So perform na natin ulit, p of negative 1, 3 minus 5, that is negative 2, minus 2, so that is negative 4. So our p of negative 1 is negative 4. For our fourth example, given that f of x is equal to 5x plus 1, find f of h plus 1. Sir, parang mahirap. Madali lang yan. Simple lang. Papalitan lang rin natin yung x. Ang value ngayon niya ay h plus 1. So we have now, f of x is equal to 5x plus 1. Palitan lang natin yung mga x ng h plus 1. So we have f of h plus 1 is equal to 5 times the quantity x h plus 1 plus 1. So we have now h f of h plus 1 is equal to, so distributive property lang tayo, 5 times h and then 5 times 1. So we have now 5h plus 5 plus 1. And then simplify lang natin. So we have f of h plus 1 is equal to 5h plus 5 plus 1, so that is 6. So final answer natin, f of h plus 1 is 5h plus 6. Next, for our number 5, given that g of x is equal to square root of 3x minus 2, find g of 9. Okay, so we have now g of x is equal to the square root of 3x minus 2. Palitan lang natin ulit, ang value ng x natin ay 9. So we have g of 9 is equal to the square root of 3 times 9 minus 2. Pinaltan lang natin yung x ng 9. Okay, then perform natin yung operation. So g of 9 is equal to the square root of 3 times 9 is 27 minus 2. So we have now g of 9 and 27 minus 2 is, okay, correct, 25. So we have now square root of 25. And the square root of 25 is, that's correct, 5. So our final answer is g of 9 is equal to 5. For our sixth example, given that h of x is equal to 4x plus 8 all over 2x minus 4, find the value of function if x is equal to negative 5. Okay, so replace lang ulit natin yan. Ganun lang ulit. So we have now h of x is equal to 4x plus 8 all over 2x minus 4. So replace lang natin. So we have now h of negative 5 is equal to 4 times the quantity negative 5 plus 8 all over 2 times the quantity negative 5 minus 4. And then we have now h of negative 5. Perform lang natin yung operation sa taas muna. 4 times negative 5, so that is negative 20 plus 8. And then yung nasa baba, 2 times negative 5, that is negative 10 minus 4. So perform ulit natin yung nasa taas. We have now negative 20 plus 8, so that is negative 12. And then nasa baba, negative 10 minus 4, that is negative 14. So, reduce lang natin siya into lowest term. So, yung common sa kanila is 2. So, divide natin sa 2 yung taas at saka yung 2 sa baba. Wow. So, we have now 6 divided by 2, that is 6. And then, 14 divided by 2 is 7. Kaya meron tayong 6 over 7. And sir, bakit positive? Kasi negative divided by negative, that is positive. Kaya we have g of negative 5 is equal to 6 over 7. Now, for our 7th example, evaluate f of x is equal to 2 raised to x. So, this one is an exponential function if x is equal to 3 over 2. Okay, so first step natin, replace natin yung x ng ating value, which is 3 over 2. So, we have now f of 3 over 2 is equal to 2
raised to 3 over 2. So we have now f of 3 over 2 is equal to the square root of 2 cubed. Paano nangyari yun? So yung square root natin, yung 2 natin na denominator, naging square root siya. At yung 3 natin na numerator, siya ngayon yung exponent ng 2 natin dun sa loob. Okay, kaya ganito ang naging example. Next natin. So we have f of 3 over 2 is equal to, ang 2 cubed natin, yung sabihin ng 2 times 2 times 2. Hindi siya 2 times 3 ha. 2 times 2 times 2. So 2 have 2 times 2, that is 4, times 2 ulit, that is 8. Kaya siya square root of 8. Kaya wala tayong square root of 8 na eksakto. Kaya ang gagawin natin, ipa-factor natin siya. So yung 4, yung 8 natin, pwede natin siyang i-factor into 4 times 2. Kaya meron tayong f of 3 over 2 is equal to square root of 4 times 2. Kasi makakakuha tayo ng square root ng ating 4. Okay? So we have now, square root of 4 is 2. Kaya mapapalabas na siya. So we have now 2 square root of 2. So our f of 3 over 2 is equal to 2 square root of 2. Now, for our example number 8, let us evaluate the function h of x is equal to the greatest integer of x plus 2. Where, yung x natin is the greatest integer function given that x is equal to 2.4. So, ganito siya. So, h of x is equal to the greatest integer of x plus 2. Pag sinabi natin greatest integer, ito yung integer na pinakamataas na integer that is less than the value of x. So, kung ang value ng x natin is 2.4, ang greatest integer niya na less than sa kanya is 2. So, hindi po pwede yung 1 kasi ang hinahanap natin ay greatest. So, mas mataas yung 2 kaysa dun sa 1. Hindi po pwede rin yung 3 kasi ang sabi, dapat less than siya dun sa value ng x. E ang value ng x natin is 2.4, hindi siya pwedeng 3. So, ang value natin ng x natin, the greatest integer ng 2.4 is 2. Kaya i-replace lang natin siya ng 2. Kaya meron tayong h of 2.4 is equal to 2 plus 2. Kaya ang h of 2.4 natin is equal to 2 plus 2, which is 4. For our ninth example, evaluate the function f of x is equal to the absolute value of x minus 8 if x is equal to 3. So we have f of x is equal to the absolute value of x minus 8. Replace lang ulit natin. So f of 3 is equal to the absolute value. Ang x natin, naging 3 na. Absolute value of 3 minus 8. So we have 3 minus 8. So that is negative 5. So we have now f of 3 is equal to the absolute value of negative 5. Pag sinabi naman natin absolute value, hinahanap natin yung distance ng number doon sa 0. So, gaano ba kalayo yung negative 5 doon sa 0? So, ilang units ba yon? So, tama kayo. That is 5. So, the value of absolute negative, the absolute value of negative 5 is 5. Kaya, final answer natin, we have f of 3 is equal to 5. For our 10th and final example, let us evaluate the function f of x is equal to x squared minus 2x plus 2 at f of 2x minus 3. Yun ang value ng x natin ngayon. 2x minus 3. Okay, tingnan natin. Kung paano? So, we have f of x is equal to x squared minus 2x plus 2. Okay, replace lang natin yung x ng 2x minus 3. So, we have f of 2x minus 3 is equal to the quantity 2x minus 3 squared minus 2 times, yung x natin, ay gagawin na natin, 2x minus 3 plus 2. Next natin, expand natin ngayon yung, kaya ko nilagyan ng color yan, para hindi kayo mawala kung ano yung nangyari doon sa mga numbers natin. So, expand muna natin yung red. Yung 2x minus 3, yung quantity 2x minus 3 squared. So, we have 2x, so ito ay square of binomial. So, yung 2x, square muna natin. So, that will be 2 squared. So, that is 4x squared. And then, 2x minus 3, 2x times negative 3. So, that is negative 6 times 2. So, we have negative 12x. And then, yung negative 3 natin, square natin, negative 3,
squared, that is positive 9. Kaya ang nangyari dyan ay 4x squared, dun sa red natin, 4x squared minus 2x, minus 12x, sorry, plus 9. O, ano naman nangyari dun sa blue? So, we have negative 2, i-distribute lang natin siya dun sa 2x minus 3. So, we have negative 2 times 2x, so that is negative 4x, and then negative 2 times negative 6, that is positive 6. And then, yung constant natin na positive 2, binaba lang natin, yung kulay green. Okay, so, next step natin, susunod na level natin. So, ginawa ko pa rin yung color natin para hindi ko yung malito kung saan napunta yung mga numbers. Okay, dito, pagsasama-samahin lang natin yung magkakapareho. So, we have 4x squared. Nag-iisa siya. Walang kasama. Oo, parang ikaw. Yeah. Okay. And then, buti pa itong si negative 12x. May kasama si negative 4x. Kaya, pagsamahin natin sila. Magkapareho sila. So, negative 12x minus 4x. And then, si constant natin na positive 9, idikit lang rin natin. Ito mas matindi. Tatlo sila. Ayan. Yun ang mahirap. Okay. So, we have positive 9 plus 6 plus 2. So, we now have, simplify lang natin. Final level na tayo. Then, so we have 4x squared. Rewrite lang natin. And then, we have negative 12x minus 4x. So, we have negative 16x. And then, 9 plus 6. So, that is 15 plus 2. We have 17. Kaya, ang f of 2x minus 3 natin is equal to 4x squared minus 16x plus 17. Sana'y may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. At huwag niyo rin kalimutan na i-share ang video na ito sa iba niyo pang mga kilala, lalong-lalo na sa mga grade 11 students. At kung meron kayong mga katanungan, pwede niyo itong ilagay sa comment box sa ilalim at pipilitin ko itong masagot. Hanggang sa muli, paalam!